nagmumula sa Presidential Communications Operations Office kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San mang kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na naman ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, 22 de Oktubre, 2015. At siyempre pa, gaya ng nakakagawian, patuloy nating nakakagapay ang bukod-tanging mutya ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, walang kaduda-duda, at the pride of Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady, with the mystic smile, Miss Perez. Good day. Good Thursday morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga may init na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Ang paghimay sa ilang mga napapanahong issues na nakalatag, nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga, and of course, ang napapanahong talastasan natin sa ating hapag sa araw na ito. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, mapapakinggan nyo kami sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide at worldwide naman sa pamagitan ng audio streaming. Tayo naman po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13 at online sa www.ptv.ph. At para po sa mga subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po babasahin ni Vibs ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful, shining Thursday, Miss Bae. Yes, beautiful Thursday morning talaga, Ka Francis. Sumisikat na ang haring araw mula dito sa ating studio. At bukas ay another D-Day. Yes. Huwag kayong makakalimot na sumubaybay. Napakahalaga ng araw ng bukas. It's a Friday. Walang iwanan, Ka Francis. Walang iwanan sa tamang panahon. Okay, at siya nga pala, Vibs, no? Tayo patuloy na mga updates mula sa iba't ibang mga agencies, lead agencies ng ating pamahalaan, patungkol dito sa iniiwang pinsala o iniwang pinsala ng bagyong London. Napaka-terrible. May pusa. Tingnan may natin pusa, ang pusa. Nakakawala ang pusa. Okay. Abot na ng 58 tao na, Vibs, ang total number of fatalities at ilang bilyon sa agrikultura at infrastruktura ang nasira. Totoo yan, mahigit 6 billion pesos na nga yung naitatala natin na pagkasira ng ating mga produktong pang-agrikultura. At nakalulungkot din, Ka Francis, na dito sumisikat na ang araw pero sa bahagi ng Bulacan ay yung ibang parts remains flooded. Kaya naman tayo ay nananawagan sa ating mga concerned agencies na tumulong para mga lugar na ito, lalo na sa bandang Hagonoy, Malolos, at sa bandang areas na yan ng Bulacan. At kasama ng Pampanga. Right. Ilang mga bayan pa rin sa Pampanga ang lubog pa rin sa tubig baha. At at this point, dahil sa nating pasalamatan ng ating mga first responder, Vibs, no? Yung mga talagang nag-alay ng kanilang serbisyo, dedikasyon,
O para sa ikaliligtas ng ating mga kababayan dyan sa mga flooded areas na sinalanta ng gusto, na-rescue sila, nailagay sila sa mas magandang lugar. Salamat po sa ating kapulisan, sa ating mga barangay officials, sa mga local government units, sa Army, sa Air Force, at sa mga lead agencies. At kung hindi siguro nangyari ang maagap na abisong ito, mas malala pa ang magiging pinsala. At dahil nga bumabaha ngayon sa ilang mga lugar dito sa Central at Northern Luzon, ang ating pamahalaan, ang ating Department of Health, sa mga nakatira po dyan na mag-ingat po tayo sa leptospirosis. Yun. Huwag po tayong lumusong tubig sa baha. Okay. Nang walang saplot ang ating mga paa at yung areas ng ating katawan na merong scratch, merong sugat, dahil dito pumapasok yung tubig baha na posibleng may ihi ng mga daga. Kontaminado at posibleng cause nitong leptospirosis. Okay, mamaya meron ako ikukwento sa iyo. May plano daw. May plano ang MMDA. Samantala, 7 minutos, 17 segundos, makalipas ang alas 6, Vibs. Yes, narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Maraming salamat, Francis at Vivienne. Magandang umaga, Pilipinas. Oras na po para gumising at tunghayan ang mga pinakamainit dito lamang, hatid ng media ng bayan. Nakarating na sa Baler at Kasiguran, Aurora, ang tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan matapos ang pananalasa ng bagyong Lando. Nagtungo roon sina DILD Secretary Mel Sarmiento, DSWD Secretary Dinky Soliman at NDRRMZ Executive Director Alexander Pama upang magsagawa ng relief operations. Ayon sa mga kalihim, bukod sa pagbibigay ng relief goods, dapat na pagtuunan din ng pansin ang pagsasaayos sa mga nasirang kalsada at tulay. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma. Hindi napigil ng sama ng panahon ang mga kawanin ng gobyerno na maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Lando sa Aurora Province. Naging matagumpay ang paglapag ng C-130 plane sa Baler, Aurora, Bitbit ang mga relief goods. Pero misyon ng mga opisyal ay makarating zero. Ito ang bayan ng Kasiguran, Aurora. Dahil grounded ang lahat ng mga helicopters, ay kailangan magbiyahe by land ang mga opisyal. Ngunit hindi pumayag si DILG Secretary Mel Sarmiento dahil mahaba ang biyahe na aabutin ng 4 oras. Bagamat nagpakita ng araw sa Aurora, ay ramdam pa din ang lakas ng hangin. Sa kabila ng pangamba, ay tumulak pa din ang C-130 sa Kasiguran kahit malakas ang hangin. Habang patungo ang C-130 sa Kasiguran, ay ramdam sa loob ng eroplano ang lakas ng hangin, kaya naman ang mga pasahero ay napapahawak sa kaba. Kaya naman hanggang sa paglapag ng eroplano sa Kasiguran ay isang tagumpay na misyon na ito para sa mga opisyal. Ito ay sa kabila ng hamon ng kalikasan ay nagawa ng mga piloto ng Air Force na makalapag sa Apeco Airport. Dito na nakita ang laki ng epekto ng Lando sa lugar. Mga puno at poste ng kuryente ang natumba, bukod pa sa mga bahay na nasira. Sa pulong na ginawa sa munisipyo ng Kasiguran ay kinasana ang response cluster. Inalam ng bawat kalihim ang mga dapat pang pagtuunan ng pansin, gaya ng pag-restore ng kuryente, linya ng telepono at maayos ang mga kalsada at tulay na nasira. Kahit papaano, napanatag ang loob ng lokal na pamahalaan at ng mga residente sa tulong na hatid ng gobyerno. Kahit sino naman yung mapapanatag. Kasi yung nangyari nung day ng typhoon up to the present, hanggang ngayon wala kaming communication. Nagkaroon lang kami ng communication last night. Kaya that is a very calming effect to the people of Kasiguran. Siyempre alam nila na hindi na tayo nag-iisa. Para kay DSWD Secretary Soliman, importante na nahahatid ang tulong lalo't sa lanta ng bagyo. Napakahalaga sa kahit na anong nasalanta na lugar, maramdaman na nakikiisa ang pamahalaan. Na ang lokal na pamahalaan nandito pero may ayudang dumadating mula sa pambansang pamahalaan. At yung presence ay napakahalaga kasi hindi lang naman material ang kailangan nila. Kailangan din nila ang encouragement, ang magsabi na hindi kayo nag-iisa, na kasimpuyat din nyo kami. Kailangan din nilang maramdaman yon.
Ang bayan ng Kasiguran ang isa sa higit na sinalanta ng bagyong Lando dito sa Aurora Province. At sa paglapag ng C-130 cargo plane, isang pag-asa ang iniwan sa mga residente. Isang pag-asang nanaig pa rin na muli silang makakapangon matapos ang delubyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma, Kasiguran, Aurora. Sa pananalasa ng bagyong Lando. Maliban dito, tumaas na rin sa 18 ang naitalang nasugatan. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, 7 sa mga nasawi ay mula sa Pangasinan, habang 2 sa Nueva Vizcaya, Zambales, Nueva Ecija, Benguet, Ifugao, Baguio at Metro Manila. Samantala, nasa mahigit 190 pamilya ang apektado ng bagyo sa Regions 1 to 3, 4A at 5. Gayon din sa NCR at Cordillera Administrative Region. Iginiit naman ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na walang politika sa paghahatid ng tulong sa mga apektado ng bagyong Lando. Ayon sa Kalihim, ang mahalaga ay naipaabot ang tulong sa mga nangangailangan. Nilinaw pa ni Lacerda na sinuspinde ni dating DILG Secretary Mar Rojas ang kampanya para bigyang daan ng pagtulong sa mga apektadong lugar. Balitaan mo kami, Iginit ng Malacañang na prioridad ang pamahalaan ng makarating ang mga relief pack sa mga apektadong residente ng bagyong Lando. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, walang politika sa panahon ng kalamidad. Sagot ito ni Lacerda sa report na hindi umano na abisuhan ang opisyal ng Baler Aurora sa pamamahagi ng relief goods ng 2 standard bearers ng administrasyon na sina Mar Rojas at Congresswoman Leni Robredo sa lugar. Ang point ng pagbigay ng mga relief goods, sino bang mahalaga dito ang tinutulungan, ang taong bayan? Diba? Kung ang taong bayan tutulungan, paano natin masasabing colorblind tayo? Ang taong bayan naman talaga ang punot dulo ng pagtutulong ng ating pamahalaan. So, colorblind tayo. Gitang Kalihim, sinuspinde ng kampo ni Rojas ang kampanya kaya wala umanong politika sa ginawa ng dalawa. Paliwanag pa ng Kalihim, sarili ng grupo ang ipinamahaging relief goods bilang dagdag sa nakapreposition na sa DSWD. No, not the government. Kaya nga nag-relief goods ang balay daw. So, augmentation yun. Meron ng mga prepositioned goods. Hindi ginamit ang goods ng gobyerno. Okay. Klaro tayo. Kaso din ito, pinabulaanan rin ni DSWD Secretary Ding Casaluman na mas inuuna pa niya umano na samahan sa kampanyang dalawa sa halip na unahin ang kapakanan ng mga biktima ng bagyong Lando. Ayon sa Kalihim, bago pa tumama si Lando, nakapaghanda na ang DSWD bilang bahagi ng preparasyon ng pamahalaan. Paliwanag pa ni Suliman na matagal nang naikasa ang event ng DSWD sa Region 12 ukol sa tagumpay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung saan naimbitahan bilang resource person sina Rojas at Robredo. Proyekto ito ng DSWD bilang partisipasyon sa International Day of Eradicating Extreme Poverty sa ilalim ng United Nations. Para sa Telebisyon ng Bayan, Naso. Yan na muna ang ating latest sa sandaling ito. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 14 minutos 30 segundos makalipas ang alas 6 sa unang aparador ng Message Center, Verbs. Good morning, Madam and Sir. Greet ko lang si Mary Jane Abrugar, Jomar Gagabuan, Teresa Sumook from Antonio Coldora Jr. ng Gian Eastern Samar. Hi, pakigreet po sa pamilya Paladangan, Caspe at Sablan from Renz Paladahan, Sulong, Canavid, Eastern Samar. At syempre, binabati rin natin si ang aking tito na si Rico de la Cruz mula dyan sa Baliwag, Bulacan. Happy, happy birthday! Happy birthday, Rico! Okay, Aldabio, gandang Vives at Ka Francis. Pakibati, tropang ganda, Linda Latoya, Eli Bonifacio, TY po. Liza Manuel ng tropang ganda ng Metro Manila. Happy viewing! Thank you very much! 15 minutos na 25 segundos makalipas ang alas 6 para sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin na natin ang ulat mula sa Dagupan City. Nariyan ang ating kasamang si Dexter Dupagan. Dexter, magandang umaga. Konektado ka.
dalawang parangal ang tinanggap ng Pangasinan matapos nitong manalo sa National Tourism Award na pinangunahan ng Association of Tourism Officers of the Philippines Incorporated or ATOP. Ayon kay Provincial Tourism, Culture and Arts Chief Malu Ildoyan, wagi ang Pangasinan sa Best Tourism Events Festival category for the provinces. First runner-up ang Pangasinan para sa kanyang Visayan at Tourism Month 2014 celebration. Ang naturang parangal ay bilang pagkilala sa exceptional practices, projects at innovations ng local government units para sa kanilang tourism development. Katuwang ng ATOP sa pagbibigay ng awards ay ang Department of Tourism. Para sa Radyo Bisyon, ito po si Dexter Dupagan mula sa DZMQ Dagupan, Tinid Media ng Bayan. Maraming salamat, Dexter Dupagan. Puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan, Nueva Ecija with Dick Sevilla. Dick, magandang morning. Konektado ka. Yes, magandang umaga sa iyo ka, Francis, at Miss Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Umabot na sa 10 ang kumpirmadong patay sa buong Central Luzon dahil sa bagyong Lando. Ganap na alas 8 na umaga kahapon ay kinumpirma ni OCD Assistant Regional Director at Acting RDRR Nigel Lontok ang dalawang karagdagang casualties na sina Josie Reyes, 12 taong gulang mula sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga na namatay dahil sa agat ng ahas at isa pang 12 taong gulang mula sa Santa Cruz, Zambales na nalulod na kinilalang si Stephanie Manila. Tatlo sa mga unang inulat na namatay ay mula sa Aurora Province, 2 mula sa Zambales, 2 sa Tarlac at 1 sa Nueva Ecija. 55 individual naman sa buong Central Luzon ang naiulat na nagtamo ng iba't ibang pinsala sa katawan, kung saan pinakamarami ang nasaktan sa Nueva Ecija na 25, kasunod ang Aurora na 18 at Zambales 12. Deklarado na rin ang state of calamity sa Nueva Ecija dahil sa matinding baha dala ng bagyo. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Wala pa rin klase sa mga paralan sa mga kiling bayan ng Nueva Ecija. Hindi pa rin ipinalalabas ang eksaktong datos sa naging pinsala ng bagyo sa agrikultura, partikular sa pananim na palay na unang naiulat na nakapagtanim sa kabuang itandaan at 76,000 hektarya at nakapag-ani pa lamang ng 25,000 hektarya kung saan pinanambahan na pinsala ang natitirang mahigit 170,000 hektarya ng mga pananim na palay sa buong lalawigan. Para sa Radyo Bisyon, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Thank you very much, Dick Sevilla. Dumako naman tayo sa Bontok. Nariyan ang ating kasamang si Apollo Padaen. Apollo, na imbaga bigat, konektado ka. Yes, kasama na kayo na imbag merga bigat, Apo. Bagaman na huminto na ang bagyong Lando sa Mountain Province, maraming mga pinsala ang dulot nito gaya ng mga nasirang bahay, patubigan sa Bontok, daan at mga agrikultural na produkto at linya ng kuryente. Ayon kay Ginoong Kapungkumoo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, may 303 bahay ang nasiraan sa Natunin, 26 naman sa Paracilis, 45 sa Bontok, 10 sa Sabangan, 10 naman sa Baoco at 6 naman na bahay ang nasira sa Satanga Mountain Province. Ang mga nagsilikas sa kanilang tahanan ay pumunta sa Barangay Hall o nakitira muna sa pansamantala sa kanilang kamag-anak. Ang koneksyon naman ng tubig ay nasira sa kasagsagan ng bagyo dito sa Bontok. Ayon naman sa Office of the Provincial Agriculturist sa pumuno ni John Lee, sa 11,388,794 ang inisyal na nasirang halaga ng agrikultura na produkto na sa probinsya gaya ng mais, kasaba, gulay, prutas, kape at iba pang agricultural products. Patay naman si Renson Bagni dahil nahulog sa kasagsagan ng bagyo sa isang open mine hall sa Pidilisan, Sagada. At nasugatan naman si Antonio Calayon ng balik habang naglilinis ng kalsada. Ang mga kalsada naman ngayon ay bukas liban lang sa Bontok Talubin Road na total washout at iba pang provincial roads ng Mountain Province.
Umpisa naman noong Lunes, alas 11 ng gabi ay nawalan ng ilaw dahil naputol sa atong pinggit ang linya ng kuryente. Para sa Radio Vision, ako lupadaan ng DWR Radio ng Bayan Bontoc, media ng bayan. Maraming salamat. Okay, at tayo ay tuwan-tuwa sa Metro Manila at talaga namang nagpapasyahan tayo sa napakagandang sinag ng haring araw on a beautiful Thursday. Okay, may text tayo dito, Sir Francis, Ma'am Vivian. Good morning, musta na ang lagay ng panahon natin ngayon? Kailan ba iira lang hanging amihan from Irwin ng Cebu? O Irwin Cebu ng San George Samar? Okay, Irwin, eto na po ang sagot sa tanong mong yan. Ihatid sa atin ni Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, good morning. Good morning, Vivian at Ka Francis. Time check muna tayo ang Philippine Standard Time po natin, 6:21 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa liganing ating panahon. Bagyong Lando humina na sa pagiging isang low-pressure area. Alas 4 po ng umaga, huli po yung namataan ng pag-asa. 60 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Henel Kitlong, posible po yung mag-dissipate o tuluyang pong malusaw within the next 2 to 3 days. Kaya patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. At alam nyo ba, patuloy nga po ang paghina nito dahil po sa malamig na hangin dito po yan sa itaas sa bahagi ng ating bansa at impluensya na rin po yan ng hangin amihan o northeast monsoon. Sa mga susunod na oras, makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa probinsya ng Ilocos, ganun din sa may Apayaw, Batanes, Cagayan at kasama na rin ang Calayan and Babuyan Group of Islands. Para naman dito sa Metro Manila at ganun din po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po nito, meron po tayo nga generally fair weather pero syempre meron chances ng pagkakaroon ng isolated thunderstorms o mga pulupulong pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, nakataas pa rin po ngayon ang gale warning. Dito po yan sa northern seaboards ng Northern Luzon. Ibig sabihin po nito, mararanasan pa rin dito ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kaya hindi pa rin po pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. At para po sa larger sea vessels, doble ingat na lamang sa inyong paglalayag. Samantala, may bagyo man o wala, dapat maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Kaya naman handog po namin sa inyong lahat ang Panahon TV mobile app. Ngayon pwede na po kayong kumuha ng weather updates from Panahon TV anytime, anywhere. Available na po yan sa Google Play and iOS for free. So ano pang iniintay nyo? Download na! At sa latest sa lagay ng ating panahon, Division, ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Okay, tuloy-tuloy tayo at hinabol lang natin itong ilang mga mensahe pa natin. Verbs, good morning, Guafong Ka Francis at Guafang Bibien. Oy, very good. Ang ganda ninyong pakinggan at panoorin. Klarong-klaro ang signal ninyo. Pakigreet naman ang belated happy birthday ni Papa Marvin Canunayon at pakiregards naman nila Mama Emmy at Ate Lady Lou Canunayon sa Purok 2. Barangay 18-A ng Hingoog City, galing kay Leia B. Canunayon ng Hingoog City, salamat po. PTV4 Radio Vision na imbaga bigat apo. Bati naman kami dito Ilocos, Slovakia. Nood kami Radio Vision kahit dinaan kami ni Lando. Okay pa rin kami. Retired Bureau of Fire Protection SFO2 Roger Flores Pidig, Ilocos Norte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Okay, dito naman sa akin. Good morning. Greet ko lang sina Ma'am Nova Marife and Jackie My Honey from Rolimar ng Samar. Good morning, ma'am, sir. Tanong ko lang po kung may update na kung kailan ang civil service examination that was postponed last October 18, 2015 Sunday. Is it possible that it will resume next Sunday? Maraming salamat po. So far, wala pa pong announcement ano, ang Civil Service Commission tungkol dito. Pero as soon as malaman po natin, i-announce po natin dito sa Radyo Bisyon. Good day, M. Sa inyong dalawa, Kuya Francis at Ms. Vibs. Musta na po ang SSS? Wala pa ba ang dagdag? Galing kay Emmy ng Bontoc, Southern Leyte. Wala pa rin. Wala pa we po. We will keep you posted as soon as we get the latest development. Yeah.
nasa House of Representatives pa lang pumasa. Ay, naantay pa po yan sa Senado. Okay, papalit naman, Bibs. Yes, narito na po ang palitan ng piso, kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Lumakas po ang dolyar kontra piso sa palitang 46 pesos and 18 centavos, Japanese yen 0.39 centavos, UK pound 71 pesos and 34 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 59 centavos, Australian dollar 33 pesos and 55 centavos, Real 12 pesos and 32 centavos, Dinar 122 pesos and 50 centavos, at Euro 52 pesos and 39 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po. Magbabalik ang Radyo Vision makalipas ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. minutos at 38 segundos makalipas ang alas 6 at Vibs, yung sinabi ko sa iyo kanina na may plano ang Metro Manila Development Authority kasi nagkausap-usap itong 17 local government chief executives no ng MMDA at mukhang planong-plano na nila at ito'y in the soonest possible time yung adopt a municipality, adapt a city na sinalanta nitong si Lando. Mm-hmm. Para bagang isang bayan, kung nakabanato, halimbawa, i-adapt ng Quezon City. Yung Baler, i-adapt naman ng Manila. Parang ganun, para magkaroon ng direktang alalayan at tulungan. Okay. Oo, alam mo, kung matatandaan natin ka, Francis, itong pagtulong ay ginawa na rin ng Metro Manila Mayors noong sinalanta ng Bagyong Yolanda, yung part ng Visayas. Right. At ngayon, gagawin nila itong muli. So, mag-a-adapt sila ng isa, dalawa, o hanggang tatlo, base sa kanilang kapasidad na tulungan yung LGU na yon. At sana naman, ano, alam na natin na ito'y nagtagumpay na nung kanilang sinimulan at siguro walang dahilan para hindi ito magtagumpay ngayon. Dangan nga lamang, wag lang sana nilang babahiran ng kulay politika. Oo. Okay. So, tuloy-tuloy. Alam mo, Jeng, pupuntahan na talaga namin eh. Pupuntahan na namin. Alam namin yan, di ba, Vibs? Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Viv. Get ni DILG Secretary Mel Sarmiento na lalo pang pagandahin ang weather warning system sa bansa. Ito ay upang mas lalo pang maintindihan ng publiko ang sitwasyon tuwing may kalamidad. Kabilang sa mga panukalang kategorya ang Charlie. Ito ang magsisilbing pinakamataas na threat level. Sinundan nito ang Bravo, habang Alpha naman ang pinakamababang threat level. Ayon kay Sarmiento, nagmungkahi siya ng isang subsystem na makatutulong hindi lamang upang malaman ang lakas ng hangin, bagkus ay malaman din ang sitwasyon sa kalupaan. Nangahulugan ito na kahit nasa ilalim ng signal number 1 na lamang ang isang lugar, ngunit under Charlie threat level pa rin ito, hindi pa pwedeng mag-relax ang taong bayan at dapat na patuluyan pa rin ang paghahanda. Pinag-aaralan naman ng National Water Resources Board ang pagdadagdag ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa susunod na 6 na buwan. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa angat tulot ng malalakas na pag-ulan dala ng Bagyong Lando. Ayon sa NWRB, bagamat nakatulong ang pag-ulan, kailangan pa rin magtipid ng tubig upang paghandaan ang banta ng matinding El Nino sa bansa. Sa ngayon, nasa 203.11 meters na ang taas ng tubig sa Angat Dam. Tiniyak naman ng ahensya ang sapat na supply ng tubig ngayong taon hanggang sa 2016. Sa
Sa ibang balita, may batayan sa saligang batas ang mga isinampang disqualification cases laban kay Senadora Grace Poe sana natatakbo sa pagkapangulo sa 2016 national elections. Ito ang sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Ayon kay Santiago, dapat to pa rin ang isang kandidato na tatakbo sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente ang isa sa pinakamahalagang requirements ng saligang batas. Ito ay ang pagiging isang natural-born Filipino. Dagdag pa ng Senadora, makaka-apekto sa pagtakbo ni Poe ang kanyang citizenship. Lalo pat mahirap itong patunayan kung wala itong mga magulang na tetestigo para sa kanya. Sa ngayon, naharap si Poe sa tatlong petisyong nagpapakansela ng kanyang kandidatura. Isinampa ito ni na Attorney Estrella Elamparo, dating Senador Francisco Tatad at Professor Antonio Contreras. Kung ang Bureau of Immigration naman ang tatanungin, maituturing pa rin na natural-born citizen si Senadora Grace Poe. Ito ay sa gitna ng patuloy na pag-question ng ilan sa citizenship nito. Balitaan mo kami, Ria Fernandez. Presumed to be a natural-born Filipino citizen si Senadora Grace Poe. Ito ang sinabi ni Attorney Carmen Del Castillo, isang opisyal ng Bureau of Immigration o BI na nakatoka sa Philippine citizenship at deportation. Sa kaso raw kasi ni Poe na isang foundling, madedetermina ang kanyang nasyonalidad kung saan siya natagpuan na sinasabing sa Filipino. Who wants to question this has the burden of proof. It is not her who has to prove that she indeed is a Filipino. The person questioning will have to give proof that she was born here in the Philippines of Filipino parents. Or at least the father should be a Filipino. That is under the 1935 Constitution. Matatanda ang kabi-kabilang kasong diskwalipikasyon sa pagkasenador at pagtakbo sa pagkapangulo ang inihain sa Senado at COMELEC laban sa mambabatas dahil sa issue ng kanyang citizenship. Sa kabila nito, naninindigan ang kampo ng senadora na isa siyang natural-born Filipino citizen matapos ma-reacquire ito nang sumailalim sa Oath of Allegiance. Para sa Telebayan, Ria Fernandez. Nakatakda namang sampahan ng disqualification case ng COMELEC ang mga madedeklarang nuisance o pampagulong kandidato. Bilang bahagi ng due process, sinabi ni COMELEC Chairperson Andres Bautista na bibigyan nila ng pagkakataong maidepensa ng mga hihiranging nuisance ang kanilang pagtakbo bago pagpasyahan ng poll body kung papatawan nga ba sila ng disqualifikasyon o hindi. Sa definisyon ng COMELEC, itinuturing na nuisance candidate ang isang individual kung ginagawa nitong katawa-tawa ang proseso ng eleksyon, kung gumamit din siya ng pangalang kahalintulad sa kapwa kandidato niya para lituhin ang mga botante at kung wala siyang seryosong intensyon sa pagtakbo. Sa nagdaang filing ng Certificate of Candidacy noong October 12 hanggang 16, nakapagtala ang COMELEC ng pinakamataas na bilang ng presidential aspirants na umabot sa 130. 19 naman ang nagnanais maging pangalawang pangulo. 172 ang naghain ng kandidatura sa pagka-senador. Isa sa mga naging katanungan ng ideklara ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang kanyang pagtakbo sa 2016 national elections para sa pagkapangulo ay kung papaano ito mangampanya sa kabila ng kanyang kalusugan. Ngunit ayon sa Senadora, malaki ang maitutulong ng social media para sa kanyang kampanya sa susunod na halalan. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Ang malawak na sakop at kapangyarihan ng social media ang magpapasya kung sino ang magiging susunod na pangulo. Yan ay ayon kay presidential aspirant Senator Miriam Defensor Santiago na naniniwala na malaki ang magiging papel ng social media sa halalan. Because a lot of all is the internet, social media. For the first time, we will see Philippine elections by the internet. Aminado man ang senadora na hindi ganoon kalakas ang kanyang makinarya sa aspeto ng salapi tulad ng kanyang mga katunggali sa pagkapangulo, tiwala si Santiago na magiging bentahin niya ang suporta na nanggagaling sa mga kabataan sa social media. Nanindigan naman ang senadora na kakayanin niyang mag-ikot pagdating ng kampanya sa kabila ng kanyang patuloy na pagre-recover mula sa stage 4 lung cancer. Maliban pa rito, may mga nagpahayag na rin daw ng suporta
sa kanya ng mga negosyante. Hinggil sa mga senatorables na sasali sa kanyang partido na People's Reform Party, may apat o lima na silang nakakausap, ngunit hindi na muna ito pinangalanan ng senadora. Tinawag naman ni Santiago na isang informal coalition ang alyansa nila ni Senador Bongbong Marcos. Ibig sabihin, posible raw na magkanya-kanya muna sila sa pangangampanya. Magugunitanan nitong nakarang linggo naman ni Santiago na si Marcos ang kanya magiging running mate sa pagkabise presidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Yan na po mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Sana po ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Viv. Maraming salamat, Ara Perez. 37 minutos, 17 segundos na. Makalipas ang alas 6 at pahabol na text messages dito. Uy, happy viewing kina Bong at Ven Concepcion ng Quezon City. Wow, thank you very much. Ha? Every day daw nanonood sila. Salamat happy po. Happy sila sa tandem natin. Ano? Thank you very much. Ang swerte mo, Ven. Apos-pos ka ng swerte. Ka Francis at ka Vivian, kami ay nangangamusta sa inyong lahat sa istasyon, Radyo ng Bayan. Ito po ang Perfecto, ka June, Angie, Mandra, Maria, Karen, Ross, Christine, Joyce, mabuhay at God bless po. Thank you. Okay, dito naman sa atin, good AM to Galapin family here in Hagna, Bohol. Thank you from Fritz Galapin. At doon po sa nagtatanong kung kailan na po ang civil service exam. Ito po, sabi ni Commissioner Robert Martinez, sa serbisyong todo-todo, sa December 6, itutuloy ang postponed CSC exam because of Lando. Mula po yan kay Ms. Josette ng serbisyong todo-todo. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup, unahin natin ang Radyo ng Bayan Hulo with John Darawi. John, assalamualaikum, konektado ka. Magandang umaga and assalamualaikum. Isang matagumpay ang limang araw itinigay ng Homelex, Municipalidad ng Provincia ng Sulu sa pagkain ng Certificate of Candidacy. Ito ang sinabi ni Attorney Nashbert Julie, Election Officer ng Homelex, provincial level na kung saan umabot sa 32 ang nagsipe para sa kanilang COC para sa provincial level. At para naman sa Municipality of Hulo, dalawa ang maglaban-laban para sa mayor at vice mayor at 11 naman para sa municipal councilor. Malaking pasasalamat naman mga kaibigan ang incumbent Governor Abdusakur A. Tan II na kung saan ay nagpapasalamat siya sa lahat ng managsumita ng kanilang COC na naging matagumpay at maayos ito at umaasa din siya na sana maging mahusay din at walang gulo sa darating na halalan. Para sa Radyo Vision, John Darawi, Colosolu, Media ng Bayan. Thank you very much, John Darawi. Tayo sa Cebu, nariyan ang ating kasamang si Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag, konektado ka. Hello, Annabel? Annabel? Okay, balikan na. Ayan, Annabel. Good morning. Cebu Provincial School Division ay humiling sa Commission on Election na member ng Board of Election Inspectors para sa May 26 local and national elections. Ayon kay Cebu Provincial Schools Division Superintendent Arden Monisit, na mas mabuti nang itakda ng maaga ng COMELEC ang isang pagsasanay upang maiwasan ang conflict of schedule sa kanilang nagpapatuloy na pagsasanay sa mga guro para sa K-12 program ng DepEd. Ipagpupad sa susunod na taon kung saan papasok na ang senior high school o ang grade 11 at 12. Sa kasalukuyan, ang mga guro ay sumasailalim sa series of in-house training kada buwan para paghandaan ang susunod na pasukan. Ayon naman kay Cebu Election Officer Ferdinand Guheldi na ang Comelec Central Office ang siyang magtatakda sa training and orientation na kadalas ay katagal lamang ng 2 araw depende sa teknolohiya na gagamitin para sa susunod na halalan. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. At sa puntong ito, formal na nating binubuksan ang ating hapag ng talastasan, babes. Ipakilala mo na
fresh, direct from the United States sa kanyang Fulbright Scholarship Program na itinaluhan. Narito siya. Oh, fresh. Una sa Radio Vision. Kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang tagapagsalita ng NCRPO, si Chief Inspector Kimberly Molitas. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po, Sir Ma'am, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay, magandang umaga po. Salamat naman at kami ang unang-unang pinasyalan mo, Major. At natutuwa kami para mailatag mo na rito ang preparasyong inihahanda ng ating National Capital Region Police Office hinggil sa mga nalalapit na malalaking aktibidad natin, lalo na itong nalalapit na undas, Major. Yes, marami po talaga tayong pinaghahandaan. Kasama na rin po yung ating APEC. Yes, and okay. Of course, pero una po siyempre yung ating undas bago po yung ating APEC. Yan. Ano na po ang mga nakalatag natin para sa maagang kaalaman at kabatiran ng bawat mamamayan na pupunta sa mga sementeryo? Unang-una po, marami, yung mga usual po na yun po yung lagi nating pinapaalala dahil yun po talaga yung nagiging mas concern natin pagdating po ng ating undas, yung bawal po yung sharp objects, bawal po ang alcohol, bawal po ang baraha, bawal po ang karaoke. Yan. Yun po yung mga una nating talagang ipinagbabawal dahil gusto po sana natin na ma-observe yung ating undas ng may katahimikan. Mm-hmm. At gusto rin nating magbigay galang din sa ating mga kababayan na mas gustong i-observe po yung undas natin ng mas payapa. Chief Inspector Kimberly, kailan po magtataas ng alerto ang NCRPO, ang PNP, with regards to the November 1st, yung undas? Opo. Yes, we will start our full alert October 30. Aha. As early as October 30, mm-hmm, talagang mauna po talaga NCRPO. Hanggang kailan? Until November 3. Mm-hmm. Or not necessarily bababa natin on November 3. Officially on November 3, yan ang napag-usapan natin at yan yung order ng ating regional director, si Police Chief Superintendent Pagdilaw. Ngunit kung sa tingin ng ating mga field commanders ay kailangan pa talaga siyang i-retain, i-retain po siya until such time that our commanders will determine na pwede na siyang ibaba to normal level. Hindi naman po magdidire-diretso hanggang doon na po sa APEC. Minsan ganun na yung ginagawa natin. In fact, kabababa lang po ng ating alert yesterday from dun sa nangyari pong bagyo. Ayun, nag-full alert po tayo. Yes. So, kabababa lang po kagabi. And if needed, mag-umpisa ulit tayo ng full alert no October 30. At kung kailangan na tuloy-tuloy na hanggang po dun sa pag-host po natin ng ating APEC finally on the third week of November, ay gagawin. Ayun. Okay. Yes, go ahead. Yes, ma'am. Tanungin ko na rin po, gaano na po tayo kahanda para dito sa nalalapit na APEC? Handang-handa tayo. Yan naman po kasi isang national event, no? Mm-hmm. At pinapangunahan po yan ng ating chief ng Philippine National Police, si Police Director General Marquez. At kita nyo naman, since he took his post talaga, magmula po nung umupo siya bilang Chief PNP, ay hands-on po siya dyan dahil dyan po siya galing. Siya rin po yung naglatag ng ating mga plano. Bago po siya naging Chief PNP, siya po yung ating director ng Directorate for Operations. So, okay. Talaga pong, kumbaga, sa pag-aaral, memoryado na po ng ating Chief PNP kung paano ilatag yung mga tao natin dun sa mga area na kailangan po natin for the APEC Summit. At lalong-lalo na po siyempre dito sa Maynila dahil dito po talaga yung pinaka-convergence ng ating APEC. And we are expecting 24,000 foreign delegates coming in to Metro Manila. And kung titingnan po natin, mas malaki pa yung numero nila dun sa numero ng police natin sa Maynila. We are just 17,000 strong, yes. So our Chief PNP will be ordering the pagtulong ng ating nearby regions sa atin, like Region 3, Region 4, na normal naman po natin ginagawa if we have really these national events in Metro Manila. Pero Major Molitas, dito po sa event ng APEC, talagang alam ko na buong puwersa ang nakalatag dyan sa pambansang kapulisan natin. Not only in Metro Manila, but those selected areas na magkakaroon convergence. Pero gaya nga ng sinabi mo, 17,000 na manpower complement lang, warm body ang kabuuan ng PNP. Paano natin strategically ilalagay
ikakalat yan para yung... sa seguridad. Yung wag ko kayong mag-alala. May plano na po tayo. Kaya. Opo, kayang-kaya po natin yan. Metro Manila, alin kasi 17,000 po tayo. Okay. But we do have forces coming from the Special Action Forces. Mm-hmm. We have forces coming from Region 3, Region 4. And if needed, kung kailangan pa pong magdagdag, magdadagdag po talaga tayo. Knowing that this is the first of in many years ngayon lang po ulit tayo nag-host ng ating APEC and Economic Forum po ito, obligasyon po natin ng Philippine National Police na siguraduhin na maging safe po yung ating mga delegates. And excited po tayo dahil marami po tayong leaders from around the world who are really coming and has confirmed their attendance on the APEC. So no less than, of course, the most powerful president in the world ay darating. So talaga pong pinaghahatin yan. At nakalatag na po yan since nag-umpisa yung mga ministerial meetings na ginagawa naman sa ating mga rehiyon. Patuloy po yan. Yung kung maalala nyo po yung ating pong programa na Oplan Lambat Sibat, na inilatag po yan ng ating dating secretary, si Secretary Mar Rojas, at itinutuloy po yan ng ating current secretary ngayon, si Secretary Sarmiento. Hindi po yan talaga itinitigil ng PNP, lalo na po ng National Capital Region, dahil tayo po yung pilot project. So, tuloy-tuloy po yung ating operations, and we also have complemented this with our operations, yung ating tinatawag na one time, big time. Na talaga naman pong, kung makikita nyo sa ating mga accomplishment ngayon, ang dami po talaga nating nahuhuli, especially with drugs, yung ating mga most wanted persons. Yun, yes, good news po, no? Just last week, we have reported to the public, we have put behind bars 54% ng ating nailista, no, na most wanted person. Yes. So, this good. Wala pa po yung last week at saka this week. So, baka po mga 60% na. At dala po yan ng tulong ng ating mga kababayan. So, importante po talaga at malaking bagay sa amin yung information galing sa ating mga kababayan, kasi sila po yung nakakasalamuhan ng mga wanted persons natin, eh. Na ibibigay lang po namin yung information, nilalatag namin yung listahan at yung mga mukha, at sila po yung nagre-report sa atin. So, talagang accomplishment po natin to kasama po yung ating mga kababayan. Balikan ko lang, Major Kimberly, itong nalalapit na undas, ano? Ilang sementeryo tayo dito sa buong Metro Manila and National Capital Region, at paano po ang paglalatag natin ng mga command post na para maging very very visible ating mga kababayan na magsisitungo sa mga both public and private cemeteries? Yes, both private and public, meron po tayong 98. Sana hindi po nagkamali, baka 93. Pero di bali na po yung sobra kaysa kulang. 98 po yata doong National Capital Region. So we have 98, both private and public. And sabi ko nga po dun sa mga nagtatanong sa atin, ay pareho lang naman po ang paglalatag natin ng mga pulis natin, private man yan o public, binibigyang siguridad po natin yan, at sinisigurado natin na commensurate yung numero ng mga pulis natin na binababa natin sa field. So, patas yun, ha? Patas po yun. Yung sa public cemeteries yes. Doon sa mga sementeryo ng mga de alta prisyon, pareho. Yes, pareho po yun. Pareho. Okay. Depende rin po ba yun sa laki ng sementeryo? Oo, yun doon lang po tayo nagbabago ng number, of course, dahil mo ng Manila North. Talaga napakalaki. Opo. Halos minsan po pag nagkakaroon ng chance yung mga kababayan natin, million ang nakakarating po dyan, eh. And kasama na rin po dyan yung meron tayong mga kilalang personalidad. Siyempre, so nagkakaroon po talaga ng influx ng tao rin. Nakakadagdag din po yun. Yun pong ating mga traffic management din. Katulong po natin dyan yung ating local government units, of course, dahil hindi po natin magagawa yung ating management ng traffic na tayo lang po. And kasama din po dito yung ating mga NGOs, kagaya po ng Red Cross, kagaya po ng ating mga rescue groups na tumutulong sa atin taon-taon para masigurado po natin na maayos po natin maitawid yung ating undas. Bibs? Chief Inspector, maglalagay din po ba tayo ng mga tao, ng mga pulis dun sa mga bus terminals bago po itong undas? Yes. Pagka-undas, parang nagiging bakasyon na rin ng ating mga kababayan. So, of course, mayroon tayong assistance hubs na tinatawag mula sa ating mga sementeryo, papunta sa ating mga terminals.
airport, sa lahat po ng ports natin, nilalagyan din po natin pier, yan. Sa piers natin, nilalagyan din po natin. So, itignan po natin na yung distribution po talaga ng ating mga kapulisan, pinaplano natin yan ng maigi. Dinadaan po natin yan dun sa, base dun sa ating mga crime trends na nailalatag natin dahil dun sa linggo-linggo nating pag-assess. Kung saan natin mas kailangan yung pwersa ng ating kapulisan. At gawa din po yan ng pagre-report sa atin ng ating mga kababayan. So, talagang importante po yung participation ng ating komunidad pagdating sa pagpaplano po namin. Dahil sa kanila natin nakukuha yung impormasyon kung saan natin mas binibigyang lakas yung ating pwersa. So, Major, October 30, feel na feel na. Yes. Dahil yan ang mga panahon na yan, ang dami na nagpupuntahan sa mga sementeryo, maglilinis, and so forth and so on. At yung iba naman, nag-overnight na dyan. Yes. Ano, dahil bakasyon naman yon at weekends. Yes. Kaya siguradong feel na nila ang presensya ng ating mga kapulisan dyan. Yes, opo. October 30. Pero hindi nyo naman pababayaan yung mga lansangan natin, yung mga lugar na iiwan ng walang tao, dahil maraming ligaw na kaluluwa. Opo, tama po. Major, alam mo naman yan. Tama po yun, yes. So, papaalalahanan din natin yung ating mga kababayan na umaalis sa kanilang mga tahanan na siguraduhin po na i-secure natin ang ating mga kabayan, ang ating mga kagamitan, kung yung mga bagay po na dapat ipinapasok natin sa ating mga loob ng bahay, wag po nating iwanan on display. Nagkakaroon po ng motivation yung mga... yung mga ligaw na kaluluwa pagka nakakakita ng bagay na medyo pwedeng ibenta o pwedeng pagsamantalahan. Yes. Kung may mga kasambahay naman po tayo, magbilin tayo maigi at siguraduhin natin na kilala nila yung mga tao kung may bisita tayong inaantay. Kung wala naman po, bigyan natin sila ng warning na wala tayong inaantay na bisita or may mga taong hindi naman natin talaga kakilala, hindi natin na ine-expect. Ay dapat alam yan ng mga kasambahay natin. Pero most of the time po kasi talagang naiiwan yung mga residents natin sa mga ganitong panahon dahil mas binibigyan natin ng attention yung ating pag-celebrate at pag-honor sa ating mga namatay sa buhay. So, importante po na i-secure natin yung ating mga properties bago tayo umalis. Well, meron ba tayong mga command post din sa... entry and exit of NLEX and SLEX? Yes. Yung ating patron, yan, sabi nga po natin, cooperation ng ating mga private and public sectors. Meron po tayong partnership with patron. They gave us a specific space para po sa ating mga kapulisan. Hindi po kasi kagaya dati na naghahanap pa tayo ng space kung saan tayo pwedeng lumatag sa mga gasoline stations. I-squatter po. Yes, kumbaga squatter kami. Ngayon po, residente na kami ng patron. Meron po tayong mga areas. Meron na rin po tayong mga determined spots kung saan natin ilalagay yung ating mga pwersa ng kapulisan. And of course, EDSA ay pag-aarian ng HPG. Bahala na sila sa kababayan. Bahala na po sila dyan. Kahit po hinihingi ng ating mga kababayan na bigyan na rin yung mga ibang kalsada ng HPG, naku, hindi po talaga po pwede. Dahil, kumbaga po, ang HPG po kasi special forces talaga natin yan . So, gusto po natin na bigyang daan muna yung proyekto natin sa EDSA. So, dyan po muna sila. Dagdagan po natin yung pwersa natin kung saan na kailangan natin magbigay ng mga assistance talaga para meron po malapitan kaagad yung ating mga kababayan. Chief Inspector, meron po bang marching orders or specific orders itong si PNP Director Marquez sa ating kapulisan, lalo na po napapalapit na po itong undas? Walang bakasyon. Yun ang matindi. Kasi pagka po holiday talaga, lalong-lalo pag national holiday, kung mapapansin nyo po, ang police red alert. Full alert. So, gusto ko pong sabihin na pag sinabi po kasi, para maintindihan po ng mga kababayan natin, pag po sinabing full alert, ibig po sabihin nun, lahat po pati mga nakabakasyon na police, kumbaga yung naka-official leave po na police, kinakancel po yan ng ating Directorate for Personnel. So, lahat po babalik ng active duty para po buong pwersa po talaga tayan yung ating mga kababayan comes yung bawal undas mag-leave. Natin. Bawal mag-leave. Parang tayo rin, bawal. So kayo po nung si-celebrate, ang mga kapulisan nyo po magtatrabaho. So, pero ang talagang siguro, kailangan lang namin assurance, Major, yung police visibility. Yes. At all times,
at all situations. Alam mo, iba ang impact sa bawat mamamayan kapag nakakita na ng police. Opo. Yan naman po talaga yung magmula po nung umupo yung ating chief ng Philippine National Police, si Police Director General Marquez. Yan po ang proyekto niya, yung presence ng ating mga kapulisan sa kalsada, yung pagpapatrol. At pag-upo rin po ng ating regional director, si Police Chief Superintendent Pagdilaw, yan po ang ipinaalala niya sa ating... Kaya kahit po yung ating mga OJT, yung ating mga bagong police, talaga pong yan yung binibigyang daan natin na training, yung pagpapatrolya. Back to basics po tayo. So, pati po ating mga officers, yung mga bagong graduate po natin ng academy natin, ng mga lieutenants, police inspectors natin. Kasama po yan sa mga nagpapatrol. So, gusto po natin ipaalala rin sa ating mga kababayan na kung nandyan po yung mga police, sana po wag silang mag-atubili na kausapin sila or i-approach sila. Hindi lang po kung may kailangan, kilalanin po natin yung ating mga police para kung meron po tayong gustong idulog or ipaalam sa kanila, madali po natin silang makausap. Okay, please keep us posted on any developments, Major, ha? Opo, at nagpapasalamat po kami sa inyong pagbibigay daan sa Philippine National Police na National Capital Region para ipagbigay sa alam sa ating mga kababayan yung mga programa natin. Alas po sa kanila, maging responsable, maging mapagmatsyag. At isumbong po kung meron po tayong nakikitang krimen sa ating mga lugar para po maayos at ma-action ang kaagad natin. Maraming maraming salamat po, Chief Inspector Kimberly Molitas, ang tagapagsalita ng NCRPO. Okay. Tuloy-tuloy na tayo, Vips. At siguro, ihabol mo pa yan. Good morning, Radyo Bison. Greet ko lang ng birthday, Mrs. Ko, si Roberta Adina. Happy birthday pa. More birthdays to come and good health. Greetings coming from Nards. Good day, Emma. Madalang ako makapanood ng balita sa TV dahil po gitnang bukid ako nakatira. 2 kilometers po ang layo ko sa bayo dito sa San Roque, San Luis, Pampanga. Nagustuhan ko po ang paraan ng pagbabalita ninyo mula kay Onyo Balboa. Maraming salamat po. Okay. At pakibati po ang bunso kong si Sofia, Hana Sofia, Don ng Taguig. Okay, magandang umaga po. Ang pinakamagandang si Miss Ara Perez, kinikilig po ako. Salamat po, Hilarion Ocampo ng Vigan. Good morning, Vips and Francis. Ang sikat talaga ninyo dito sa Davao, ang Radyo Bison, lalo na dito sa aming barangay ng Atanawe to Real Davao. Okay, and dito with that... Po, yes, dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Bison. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gullion. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cansino, sa ngalan ng Radyo Bison Family. Nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.